kalahating gabi na. Subalit gising pa rin si Loren at nanonood pa ng TV sa loob ng kanyang kwarto habang nakahiga sa kama. Gabi-gabi niya yon ginagawa para antukin at para makalimot sa mga problemang pinagdaanan niya nitong mga nakaraang linggo. Napakalakas ng ulan ng mga oras na yon na may kasama pang malalakas na kulog at kidlat. Pero hindi yon alintana kay Loren. Sa kalagitnaan ng kanyang pakikinig ng Tres Angeles sa sandatang Pinoy, ay nakarinig siya ng malakas na paggatok sa pintuan sa salas. Bahagyang nagulat siya doon. Hininaan niya pansamantala ang volume ng pinapakinggan at muling nakiramdam sa paligid. Muling kumatok sa pintuan ng bahay ang isang hindi kilalang panauhin. Bagamat malakas ang ulan sa labas, ay dinig niya ang katok na yon na parang gustong wasaki ng pintuan. Tumingin siya sa wall clock. Pasadong alas 12 na ng hating gabi. Nagtaka siya. Sino kaya ang bisita niya sa ganung oras? Bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto. Tinungo niya ang pintuan sa salas at agad na binuksan. Pagkabukas ng pinto, ay tumambad sa kanya ang dating nobyo na si Kino. Basang-basa ito sa ulan. Nakayuko ito pero nang pagbuksan niya ng pinto ay humarap at tumitig ito sa kanya. Nangunot ang noo ng dalaga. Kino? Anong ginagawa mo rito? Maaari ba akong tumuloy sa iyo? Kahit kalahating oras lang. Masyado kasing malakas ang ulan. Kaya nang madaanan ko ang bahay mo, ay naisipan kong sumilong muna. Mahinhing wika ng binata na animoy wala silang pinag-awayan noong nakaraang linggo mula nang mag-break up silang dalawa ng dalaga. Medyo nanibago ang dalaga sa kilos at pananalita ng binata. Dati kasi ay halos ayaw na siya nitong kausapin o harapin man lang. Sinubukan niyang makipagkita rito para magkausap sila ng maayos. Pero palagi siya nitong tinataguan at hindi sinasagot ang mga text niya. Sige, halika. Pinapasok ni Lori ng binata sa loob ng kanyang bahay. Habang naglalakad sila papunta sa kusina, ay nagbalik sa isipan ni Lorin ang pag-aaway nila ng binata noong nakaraang linggo bago ito magtampo sa kanya. Nang malaman kasi ni Loren na may nabuntis na ibang babae ang kasintahan niya, ay nagalit siya rito at pinagsasampal niya ito. Hindi na halos nakapagpaliwanag pa si Kino dahil sa kakabunganga ng dalaga. Ang akala ni Loren ay kapag pinagalitan niya ito, ay hihiwalayan nito ang nabuntis nitong babae. Pero si Kino pa mismo ang nagkaroon ng lakas ng loob na magalit at magtampo sa pananampal at pananabunot na ginawa niya. Isinauli pa nga nito ang mga bagay na binili niya noon para dito dahil gusto na raw nitong tapusin ang kanilang relasyon. Mas mahal ni Kino ang pangalawang babae na nabuntis nito. Pagkasauli nito sa kwintas at sarilo ay tinalikuran na siya ng binata at magmula noon ay hindi na sila nagkausap. Nagalit si Loren. Kumulo ang dugo niya sa galit pero hindi siya agad sumuko. Sinubukan niyang i-text at tawagan si Kino para sana magkausap sila ng maayos dahil kahit pinagtaksilan siya nito ay parang hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya dito. Pero ni hindi siya nito nireplyan at palagi nitong pinapatay ang cellphone sa tuwing tumatawag siya. Kaya doon tuluyang naghari sa buong katauhan ni Lori ng labis na galit. Kaya kahit mahirap, ay pinilit niyang kalimutan na lang din si Kino. Nang mga sandaling yun, ay nakaupo na ang binata sa lamesa. Dumistansya si Lori sa pagkakaupo. Magkatapat sila ni Kino sa mesa. Pagkatapos nitong punasan ng basang katawan sa tuwalyang ipinahiram dito ng dalaga, ay isinampay nito yon sa isang bakanting upuan at yumuko itong muli. Nakatitig si Loren dito.
pinakalma niya ang sarili at hindi nagpatalo sa galit. Pagkakataon na niya yon para makausap ng maayos si Chino tungkol sa napag-awayan nila noong nakaraang linggo. Chino, gaano na ba kayo katagal magkakilala ng babaeng nabuntis mo? Alam na ba to ng mga magulang niya at ng iyo? Tanong ni Lauren sa binata, subalit hindi man lang ito kumibo. Nanatili itong nakayuko na tila hindi alam kung ano ang isasagot. Napabuntong hininga si Lauren at muling nagsalita. Chino, ang akala ko ba naman ay hindi na tayo magkikitang muli? Gusto lang sana kitang makausap ng maayos. Pumunta ka rito sa akin pero hindi ka man lang nagsasalita. Sabi niya sa binata. Subalit, wala pa rin itong tugon. Ni hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nanatili itong nakayuko na tila malalim ang iniisip. Medyo nakakaramdam na ng inis si Lauren. Kapag hindi pa siya pinansin ng binata, ay baka masigawan na niya ito. Hindi niya maintindihan kung bakit pa ito nagpunta sa bahay niya, kung hindi lang din naman ito magsasalita kahit kaunti man lang. Magsasalita sana siyang muli nang biglang magring ang cellphone niya na nakapatong sa mesa. Dinampot niya ito at tinignan kung sino ang tumatawag. Ang kaibigan pala niyang si Jolly ang tumatawag, kaya agad niya itong sinagot. Hello Jolly, hating gabi na ah. Bakit napatawag ka? May kailangan ka ba? Pansamantalang bumitaw ang pagkakatitig niya kay Chino. Lauren, may masama akong balita sa'yo. Patay na pala si Chino kagabi. Nabaril daw siya ng mga hindi pa nakikilalang mga lalaki. Kaninang umaga ko lang nabalitaan. Dead on arrival daw siya kagabi nang dalhin sa ospital. Sorry, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipaalam to sa'yo. Alam ko kasing nag-away kayo at hindi na nagpapansinan, kaya hindi ko ito agad nasabi. Nanlaki ang mga mata ni Lauren sa narinig. Bigla siyang ginapangan ng kilabot sa buong katawan. Tumayo ang mga balahibo niya at namutla ang muka. Hindi siya makapagsalita at tila napako sa kinaroroonan. Hello Lauren, nariyan ka pa ba? Hello? Bakit hindi ka nagsasalita? Sabi ni Jolly sa kabilang linya. Pero hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Nanginginig siya habang unti-unting humaharap sa nakaupong si Kino na katapat niya sa lamesa. Nang pagmasdan niya ito, ay nakayuko pa rin ito sa kanya. Pero nang mapansin ng binata na nakatingin sa kanya ang dalaga, ay unti-unti nitong itinaas ang kanyang ulo at tumitig sa kanya. Sa wakas, ay nasilayan ni Lauren ang tunay na anyo ni Chino. Namumutla ito na parang naubusan ng dugo sa buong katawan. Lumuluha ito ng dugo at nangitim ang mga labi. Parang sasabog ang ulo ni Lauren sa takot. Alam nang hindi na si Chino ang kaharap niya. Isa na itong multo. Habang tumatagal, ay lalong sumasama ang mga titig ni Chino kay Lauren na parang nais siyang tuklawin ng mga titig na yon. Unti-unti itong ngumiti na parang demonyo. Ngumiti ito ng ngumiti hanggang sa literal na umabot hanggang sa tenga ang mga labi nito sa pagkakangiti. Lumaki ang bibig nito at lumitaw ang pangingitim at nabubulok nitong mga ngipin na nilalabasan na ng maliliit na mga uod. Hindi nakakilos si Lauren sa sobrang takot. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi na niya kayang titigan ng nakakatakot na pagmumuka ni Chino. Pumikit siya at tinakpa ng mga mata sa kanyang mga palad. Hindi siya maaaring tumakbo ng basta-basta na lang dahil wala siyang madadaan ng iba para makatakas. Kinakailangan niyang daanan at lampasan si Chino para makalabas siya sa kusinang yun. Pero yun ang hindi niya kayang gawin
dahil natatakot siya na baka bigla siyang hablutin nito. Kaya napako na lamang siya sa kinauupuan habang nanginginig ang buong katawan at tahimik na umiiyak dahil sa sobrang takot. Muntik na siyang mapasigaw nang marinig na umugong ang inuupuan ni Chino. Sinyalis yun na tatayo ito. Narinig nito ang yabag ng mga paa na papalapit sa kanya. Lalong nanginig ang buong katawan ni Lauren at parang sasabog ang puso niya sa lakas ng pintig nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Wala na sa buong paligid ang binata, pero naririnig pa rin niya ang yabag ng mga paa nito na papalapit sa kanya. Naririnig niya ito sa bandang kanan. Hindi na niya kayang manatili pa doon. Pagkakataon na niya para makaalis, kaya tumayo siya at tumakbo sa kaliwang banda. Lumabas siya ng bahay at kumaripas ng takbo. Hindi na alintana sa kanya ang lakas ng ulan. Ang mahalaga ay makalayo lang siya sa multong yun na si Chino. Subalit labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Dahil nang muling magpakawala ng isang malakas na kulog at kidlat ang kalangitan, ay natamaan si Lauren. Para itong nakuryente at nanginginig-nginig ang buong katawan bago bumulagta sa daan. Samantala, sa loob ng bahay ni Lauren ay makikita ang kaluluwa ni Chino na nakatayo at nakadungaw sa bintana. Tila nakatingin ito sa malayo sa kinaroroonan ng bangkay ni Lauren na natamaan ng kidlat. Nang gabi kasing yun ay ginabi si Chino sa pag-uwi dahil nakipag-inuman siya sa mga barkada niya para makalimot kahit na saglit sa mabibigat na mga problemang daladala niya. Pasadong alas 12 na ng hating gabi. Habang naglalakad ay pasuray-suray siya sa daan dahil sa kalasingan. Nang bigla siyang hinarangan ng apat na mga lalaking may daladalang mga pamalo at baril. Hanggang dyan ka na lang! At agad na inatake ng mga ito si Chino. Pinagsusuntok nila ito at pinagpapalo sa likod, sa ulo at sa batok. Nakapaglaban pa naman ito at nakatakbo. Subalit di sadyang nabaril siya ng isang lalaki sa paa. Natumba si Chino at napahandusay sa daan. Nilapitan siya ng lalaking may hawak na baril at pinagbabaril pa siya sa likod. Agad na lumapit ang iba pang mga kasamahan ng lalaking yon na bumaril sa binata. Sa nagdidilim na diwa ni Chino, bago siya tuluyang bawian ng buhay, ay narinig pa niya ang usapan ng mga lalaking yon. Ano ka ba naman pare? Bakit mo siya binaril? Galit na sabi ng isa. Baka kasi makatakas. Sigurado tayo ang mananagot kapag nakatakas ito at kapag nakapagsumbong sa mga pulis. Pero hinabol mo na lang sana. Lalo tayong mananagot nito sa mga pulis kapag nakita ang bangkay na ito. Dapat siguro itapon natin ito sa lugar na walang makakakita. Suhestyon naman ng isang lalaking may hawak na pamalo. Lagot tayo nito kay Lauren. Ang bilin kasi niya sa atin ay bugbugin lamang si Chino. Pero bakit mo naman binaril? Buisit. Mabuti pa at lumayo na tayo sa lugar na ito. At wag na lang siguro nating sabihin kay Lauren na napatay natin itong ex niya. Tara na at buhatin natin ito para itapon na. Yun ang huling narinig ni Chino bago siya malagutan ng hininga. Sa huling mga sandali niya ay nalaman niyang si Lauren ang may pakana nito sa kanya. Binuhat ng apat na mga lalaki ang bangkay ng binata at itinapon sa isang liblib at abandonadong lugar na may matataas na mga damo. Pagkatapos ay umalis na ang apat sa lugar na yon. Pero kinabukasan ay natagpuan din ang nangangamoy na bangkay ni Chino sa may damuhan. Nang malaman ito ng mga magulang nito, ay humagulgol sa iyak ang kanyang ina. Hindi kasi matanggap ni Lauren na si Chino pa mismo ang nagtampo at nakipag-break up sa kanya kahit na ito mismo ang nagtaksil sa kanilang relasyon.
Kung kaya't dahil sa labis na galit at sama ng loob sa binata, ay nagawang ipautos ng dalaga na ipabugbog ang binata sa mga kakilala niyang miyembro ng fraternity. Ganon katindi ang galit ni Lauren sa ginawang pagtaksil sa kanya ni Chino. Pero hindi niya inaasahang hahantong pala sa kamatayan ng binata ang lahat ng yon, dahil hindi sadyang nabaril ito ng isa sa mga lalaking inutusan at binayaran niya para ipabugbog lamang sana ito. Pagkalipas ng isang linggo ay nailibing na si Lauren sa huling hantungan nito. Hindi matanggap ng mga magulang nito ang pagkawala ng kanilang anak, kung kaya't napilitan ng mga ito na maglib ng kahit isang linggo sa trabaho nila sa ibang bansa at umuwi ng Pilipinas para maasikaso ang burol ng kaisa-isang anak. Nagpasalamat na lang ang mga ito sa mga kaibigan ni Lauren na nagpadala ng mensahe sa kanila sa Facebook para ipaalam ang masamang balita. Nang dumating na ang araw ng undas, ay muling umuwi sa Pilipinas ang mga magulang ni Lauren para dalawi ng puntod ng kanilang anak. Subalit nagulat sila nang makitang wasak ang kinaroroonan ng puntod nito. Pati ang nitso nito ay nabiyak na tila tinamaan ng isang malakas na kidlat.